Hello mga ka-birchfighter, good morning, good morning. Namatayan din ba kayo mga ka-birchfighter ng mga alaga niyong ibon? Kung namatayan kayo na hindi niyo alam ang dahilan, sa akin kasi mga ka-birchfighter, marami ng bisis na namatayan ako na dulot ng inatake ng daga, nagkasakit. Pero mga ka-birchfighter, may mga instance na hindi nyo alam ano bang kinamatay ng ibon nyo. So yun ang pinakamasakit kasi alamin nyo ngayon bakit siya namatay. So ngayon mga ka-birch rider, meron akong isang ibon ngayon sa tagal, medyo matagal na nagpanahon na rin na hindi tayo namatay ng ibon. Dahil nga wala na, natupo natin yung mga daga. So meron pang ibang dahilan mga ka-birch rider, may ibang sa daga at saka pagkakasakit. May ibang dahilan pa na ikakamatay natin mga laging ibon. So ngayon mga ka-birch rider, meron ako nakita dito. Ito. So green yellowing opaline. So yan mga ka-birch rider. Wala, masigla naman sila lahat. Nakikita nyo naman, masigla rin sila lahat. So ito kasi mga ka-birch rider, ang iba dito sa flight picture na to. Anyway, yung flight pitch ko pala mga ka-birch rider ay double pitch lang to na pinagdugtong. So, makita nyo. So, double pitch lang siya. Nagtas yung kabilang gilid. So, dinugtong ko lang. Yun yung flight pitch ko. So, ang ano nito mga ka-birch rider, bali, uh, 18 by 60 ang size nito flight pitch. So may ano naman sila. May bearing box naman sila. So nakikita nyo mga ka-birch rider, masisigla sila. So hindi po maano na mayroong mamamatay. So yun na lang po mga ka-birch rider, bakit siya namatay. Kasi minsan nakakalungkot din na mayroong kamakita na ganyan, may namamatay. So yun na lang po mga ka-birch rider, kung may sakit ba, nagkaroon ba ng mga sakit ng ibon ko. Pero ito mga ka-birch rider, kasing mga ibon na to, panalang na talaga. Kung nakikita ko nga kanina, nagbabanatan na dito sa flight cage. So hindi dapat sila kasi nandito lang. Dapat na lipat na natin sa breeding cage. Nahiwalay na, nahiwalay-hiwalay na sila. Maparit-parit na kita ang ano. Bali, hindi maganda mga ka-birch rider, magkasama-sama sila hanggang sa mag-asawa-asawa na. So, ang kulang ko dito mga ka-birch rider, may kakulangan ako dito dahil nga nasa breeding age na sila, more than 1 year na ang iba. Pero nandito pa rin sila sa flight cage. Sama-sama pa rin sila, walang nest box, walang kung ano-ano. Ang meron lang yung pairing box. So, napares-pares na yun sila dyan. Ito mga ka-birch rider, napansin ko, ito kasi yung alaga natin. May territorial. At saka kapag meron silang ano mga ka-birch rider, napukusuan na. Dapat hindi mo nakagawin yan. Kasi yari ka. Dahil kung sa ano pa, pagsisilusan ka nung partner nung isa, natubugbugin. So, alam nyo na, parang tao lang din yan. So, ito mga ka-birch rider, ano lang. Pero ibon ito mga ka-birch rider, pinag-usapan natin. Pero kaya, papansin ko kasi sa kanila mga ka-birch rider, itong African lovebird. Kapag pinakailaman silang magparis, kung sa ano pa mag-iwa, talagang magalit ng mga babae man o malalaki yung may umaaligid pa ka. So, baka ito mga ka-birch rider ay umaaligid ito. Ito, green yellowing opaline na babae. So, naano ko, ano bang kinamatay niya? So, nakikita ko dito mga ka-birch rider yung evidensya. So, yun o. Ibig sabihin mga ka-birch rider, nabugbuga siya. Nabugbug siya. Pinagsulungan, baga, siguro pinagsulungan, nabuli. Hanggang sa hindi namatay.
yun lang mga Berkshire, baka meron kayo ding may mga nagpo-post din kasi na anong kinamatay ng ibon ko, masigla naman, bigla na lang namatay. Alamin nyo mga Berkshire, baka nambuli siya sa bugbog or inaaway, kasi nag-away-away na ito mga to dahil na matured na. Okay lang sila magsama-sama kapag young age pa, yung mga bata pa, mga bagong hiwalay pa, kahit ano ka dati, ano ka dami, gaano karami sila magsama-sama, okay lang, hindi sila mag-away-away. Pero kapag dumating na sa stage na mga first rider, nasa sa plating stage na sila, ay talaga mag-away-away na. So yan mga first rider, sana maano nyo rin sa mga alala nyo na kapag nasa plating stage na, reasons na rin ito, pag nasa breeding stage na, may nagpaparis na dapat magawa na ng paraan na may lipat na sa sarili nilang stage. Yun ma'am, maligalig yung mga alaga natin. So halo lang itong mga overslider na dito sa stage nito, may upalain at saka meron din hindi. So, inalam ko mga birds rider, wala naman sila siyang sipon. So, inisip ko rin, ano ba talaga ang dahilan? Wala siyang sipon, bakit namatay? Pangalawa kong ina ng mga birds rider, sinori. Wala naman siyang kagat ng daga. Kasi, dalawa lang naman kasi yan mga birds rider. Ang pinakamain na dahilan, namatay yung alaga natin, either may sakit, kung wala man siyang sakit, inatake ng daga. Yun lang ang experience ko na ikinamatay ng mga alaga. So, ang ano doon mga horse rider, bali, wala siyang sipon. Wala din siya kagat ng daga. Pero may mga konting sugat siya sa kanyang mga paa. So, meron bang ano, so, doon pa lang mga horse rider, kasi kung ang daga ang tumira, talagang kakainin pati katawan. Ulo na lang ititira kung minsan. So pero sa namatay na ito, wala siyang ganun. So, inalam ko ano ba talagang dahilan. So, na pagkaalaman nga natin mga horse rider na nabuli siya. So, yun mga horse rider, itong dugo na nasa sa kanilang dapuan, bali, wala na iba kundi sa kanya talaga ito. Dahil nga, sinit ko yung mga covers rider, yung mga buhay, ay wala namang masugat ang kailang mga paa. So, napag-anohan lang to, napag-kaitahan lang dito sa marami. Dito sa marami, mga covers rider, napag-kaitahan lang na awayin ang awayin. Hanggang sa tuluyang namatay. So, ganun lang mga covers rider. Bali, sana mapansin nyo rin o kaya sana may natutunan din kayo sa experience ko nito na hindi dapat patagalin sa flight cage kung nasa breeding age na ating mahalaga. So kailangan na silang pagsama-samahin kagaya ng mga horse rider yung nasa breeding cage. Yung nakikita nyo yun, pag may lumalapit sa kanilang dalawa ay talagang inaaway. So ganun na mga nangyayari mga birds rider. So kapag napuruhan ka, ang sakit na naman ang kagat ng mga yan, pag napuruhan yung kapwa nila ibon ng kagat, ay yun, madadali. So yan, nakikita nyo yung dalawang magkasama, magkano na yun, magkabilaan, magparis na yan. So mapababae man o lalaki, kapag lumalapit, ay yari ka. So yun, napapansin nyo. Pero din, hindi ko alam mga birds rider, ganito talaga ugali ng mga ibon na ito. So, kailangan wala ng lalapit kapag na meron na silang mga pares, huwag ka nang mangialam. Meron ng nila sensitive. Kasi ito mga birds rider, iba to sa ibang hindi ka kaya ng manok kasi itong alaga natin. Ang manok kasi kahit ilang babae na kahit anim na babae, isa lang yung lalaki, isa lang yung calf, ay kaya niyang i-breed or
mag-breed yun, walang problema. Hindi mag-away-away yung mga babae. Pero ito mga bird rider, kung 6-1 lang sila, o ano yung partner nila, yun lang yun. Hindi na pwedeng, yung lalaki naman, hindi na, na yung truck nito, hindi na rin siya maghanap ng iba. Bali, sila lang, sila-sila lang. Kaya mga coverage rider, ano to, kapag nag-breed tayo nito, kanya-kanya sila ng kulungan para makapag-concentrate din. Meron naman mga coverage rider na sa cloning cage. So kapag sa cloning cage kasi, may posibilidad din, maliban na lang kung malaki talaga yung cloning cage mo. Pero kapag medyo maliit lang mga coverage rider, may posibilidad din na mag-away-away talaga. At pag dating naman ng ano, magpipisa sila kung sa cloning cage ha, magpipisa sila kapag labas ng mga inakay na hindi pa ano, pag maliit na yung cloning cage, posible tapatayin sila nung either parents nila or yung ibang ibon na nandun. Kaya ito mga coverage rider, baka mag ano din kayo, hindi ito pag pwedeng pagsamahin ang ibon na ito. Halimbawa, kaganito, matured na, nasa 1 year na ang kanilang edad, hindi mo pwede mga coverage rider na isama dito yung bagong pugad mo or bagong hiwalay sa magulang. Kasi talagang papatayin yun, hindi abutan ng hapon yun, papatayin yun. So ganun sila ka, ano tawag nun, salbahe. Pero yan talaga mga coverage rider. Kaya kapag na, sa mga baguhan, no, advice ko lang, kapag bibili kayo ng ibon, kailangan, kung matured na yung isa, dapat ang ipapares nyo rin, matured na rin. Kasi kung matured na yung isa, tapos parisan mo, ang mabili mo na isa, pares, ay yung bata pa, ay baka magtaka kayo, bakit namatay. So, ganun na mga bird rider ang maibigay ko sa inyo na tips pagdating sa pag-breed ng African Labrador. Maraming salamat mga ka-Bridge Rider sa patuloy niyong suporta sa ating YouTube channel. Huwag niyo lang kalimutan i-like at paki-subscribe na rin mga ka-Bridge Rider sa ating channel. Although hindi man tayo palagi nakapag-upload tungkol sa ibon, pero yun, sana suportahan niyo pa rin po. Maraming salamat. Ito ang Bridge Rider.